May papakita lang po ako sa inyo dito na siguro po kayo na lang din po makapagsabi kung masasabi po ba natin itong tama or masasabi natin na mali. Patungkol po ito mga sir sa kung ilang spacing ba yung kailangan nating ilagay sa ating mga tiles. Lalong-lalo na po dito sa mga 60 by 60 na porcelain tiles. Yan, so magandang araw po muli mga sir at welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So for today's video po mga sir, bali may i-share lang po ko sa inyo tungkol po dito sa mga tiling works na pinaggagawa natin. Huwag na po natin patagalin. So ito po, papakita po natin. Ayan, so bali ito po pala mga sir yung floor tiles nila dito. Ayan, so bali ito po yung main door at ito po yung floor tiles dito. So ito po, glazed porcelain tiles po yung ginamit dito. Ayan, so siguro isa po sa mapapansin natin dito, so ito po mga spacing o yung mga V-cut ng ating mga tiles. Tingnan po natin dito mga sir. Ayan. So ito po, bali ang gusto ko lang po ditong ipakita at ma-share sa inyo ay kung tama po ba yung spacing na ginagamit nila dito o yung nilagay dito. Ito po, masasabi ko rin po dito na kumbaga pagdating po sa pag-expand ng ating mga tiles o yung ito pong ating, yung tinatawag po nating thermal expansion, ito po, masasabi ko na ito talaga kumbaga na safe na po yung ganitong uri ng pagkaka-install ng ating mga tiles. Dahil sa laki nga po ng mga spacer, yung mga spacing na nilagay dito, talaga nga po naman kahit po mag-expand yung ating mga tiles ay hindi po talaga ito magbabanggaan. So, bali yung point lang po natin dito mga sir is, kumbaga, napakalaki na po ng spacer na ginamit nila dito. Ano, so kumbaga napakalaki na. Dahil kung mapapansin po natin dito, halos ano na po siya, 5mm. Ano po, so 5 to 6 mm na po yung mga spacing na ginagamit dito. So yun nga po mga sir at bali isa nga po ito sa inireklamo ng contractor doon sa tile setter na gumawa po dito. No? Yung kanya lang naman po, wag daw i-install ng dikit-dikit yung mga tiles, kumbaga lagyan ng spacing. Yun at ganito nga po yung nangyari na kumbaga talagang sobra naman yung spacing. Kumbaga malaki na talaga yung spacing na inlagay kumpara po dito sa porcelain tiles. At siguro nga po yung iniisip po ng contractor dito is baka hindi po magustuhan ng may-ari yung nitong bahay nito yung ganitong pagkaka-install ng kanilang tiles, ano. So kumbaga baka isipin na pangit, ano po. So kaya kumbaga isa po ito sa itinanong sa akin kung ano daw ba yung magandang gawin sa dito sa pagkaka-install na ito ng tiles na may malalaking mga spacing. Pagdating po kasi mga sir sa paglalagay ng spacing ng ating mga tiles, meron po tayo mga binabasehan dito. Ano po? So, unang-una po titingnan natin kung yung tiles ba na install natin is ceramic o kaya porcelain. Ano po? Dahil yun naman lang po talaga yung mga karaniwang yung mga kadalasang ini-install natin ng mga tiles. Dahil pagdating nga po sa paglalagay ng spacing ng ating mga tiles, yung mga binabasehan po natin dyan, syempre, unang-una yung quality ng trabaho natin. Pagdating po sa quality, yung kinukonsider naman po natin dyan is kailangan tumagal yung ating mga tiles. Ano po, kumbaga hindi siya, kumbaga may iwasan po natin yung pagtutuklapan ng ating mga tiles at dahil syempre kapag ganun po yung nangyari, halimbawa nagtuklapan yung mga install natin na tiles, sabihin na po natin tama naman yung pagkaka-install natin. Pero yun nga lang, kapag in-install po natin ang dikit-dikit at nagtuklapan, nag-angatan, dahil nga po dun sa tinatawag nating thermal expansion nitong ating mga tiles. So, kumbaga po tayo mismo, ako mismo, yung gumawa, isa rin po yun sa magkakaroon sa akin ng bad feedback. At ang pangalawa nga po sa kinukonsider natin dito na basihan ng ating paglalagay ng spacing sa ating mga tiles, yun naman pong kumbaga satisfaction ng may-ari, ano, dahil alam naman po natin na karamihan naman po talaga sa atin gusto po yung pagkaka-install ng ating mga tiles ay dikit-dikit o kumbaga hindi po agad
kumbaga hindi mo mapapansin yung mga spacing. Ano po, dahil yun nga, kapag medyo dikit-dikit lang yung pagkaka-install natin, talaga naman pong napakagandang tingnan. Pero yun nga, kailangan din po talaga natin i-consider yung mga bad side ng paglalagay natin ng spacing o yung pag-i-install natin ng dikit-dikit. At balikan ko nga po yung tungkol doon sa contractor nito na kung saan na itinanong sa atin kung ano ba yung pwede natin gawin dito. So, yung naisagot ko na lang po is, kumbaga, okay na po yung ganito. Ano? Kumbaga, ipapaliwanag na lang po natin doon sa may-ari. Kumbaga, ipapaliwanag na lang natin yung advantage. Ano po? Dahil talagang yun nga, kapag ganito naman po talaga kalaki yung mga spacing ng ating mga tiles, safe na safe po talaga ito sa thermal expansion o sa mga hindi man po natin hilingin, halimbawa na lang po magkaroon ng lindol. Kumbaga, hindi po magbabanggaan yung ating mga tiles, ano, hindi po sila magtutuklapan. Ano, kumbaga, hindi sila mag-aangatan dahil yun nga, ang unang-una po na matatanggal dito, sabihin na po natin magkakadikit, is yung ating mga grout. Ano po, may mga nagsasabi din po na kahit naman daw lagyan natin ng spacing yung ating mga tiles, nilagyan naman natin ng grout. So, ibig sabihin, parang yung pinupunto nila is magkakadikit pa rin yung ating mga tiles. Kumbaga, wala pa rin space yung thermal expansion at yung pagkakaroon ng lindol. Kumbaga, magbabanggaan lang din ulit yung mga tiles natin. Pero ang punto nga po dito mga sir is, kumbaga, yung grout, iba naman po yung ano, kumbaga, kung sa tigas ng tiles at yung grout, talagang malambot naman po talaga kumpara sa tiles yung grout. Ano, kaya kumbaga yun nga, minsan napapansin natin sa mga kapag nagkakaroon ng pag-expand, nagkakaroon ng expansion dito sa ating mga tiles, mapapansin po agad natin yun kapag yung mga grout nagtatanggalan na. Ano po, kumbaga yun nga po, yung thermal expansion, hindi naman po talaga yun makikita sa isang iglap lang. Ano, kumbaga, hindi naman po agad-agad natin yun mapansin. Yun na nga po yung isa sa palatandaan natin dyan na nagkakaroon ng expansion sa ating mga tiles is kapag yung mga grout natin ay natatanggal. Ano, so, kumbaga na mapansin natin minsan yung part na ito ng ating tiles, wala ng grout. Ano, yung ibang part naman meron. Ano, so yun po yung isang sign para masabi po natin na nagkakaroon ng expansion dito sa ating mga tiles. At ang sabi ko nga po dito, yung isa na lang sa magiging solusyon natin is, kumbaga, papagandahin na lang natin yung pagkakagrout nitong tiles na ito. Kumbaga, kasi minsan, kapag sa pagkagrout po, kapag minadali or hindi po talaga inayos yung pagkakagrout, talagang pangit pa rin pong tingnan. Yung baga, kumbaga, yung tipong may mga lubog or may mga litaw, kumbaga, hindi nalinisan ng maayos. So yun na lang po yung isa sa na sabi ko na pwedeng gawin natin para kahit papano ay maging satisfy pa rin yung may-ari. Na kumbaga maganda naman yung pagkakagrout, pantay-pantay naman. So yun na lang po yung nagawa natin para dito sa pagkaka-install na ito. At tungkol nga po dito sa paglalagay natin ng spacing, kung ilang millimeter nga ba yung mga ilalagay nating spacing sa ating mga tiles. So, yun na nga po, isa sa basihan natin dito ay kung anong klase ba ng tiles yung i-install natin. So, kalimitan po sa mga ganitong porcelain tiles, yung dito po ang sinasabi kong spacing or yung nare-recommend ko talagang spacing is at least 2 millimeter. Sa 2 millimeter po kasi na spacing ng ating mga porcelain tiles, doon po makukuha na po natin yung balance ng, kumbaga makukuha na po natin doon yung quality na kumbaga pagdating sa mga thermal expansion, sapat na po yung 2 millimeter ng ating mga porcelain tiles. So pagdating naman po kapag ceramic naman yung ini-install natin, may dalawang ore naman po kasi ng ating ceramic tiles. Meron po tayong rectified ceramic tiles at yung non-rectified ceramic tiles. Yung pagkakaiba naman po ng ating mga ng rectified sa non-rectified ceramic tiles, dito po mapapansin natin sa rectified ceramic tiles, kumbaga perfect na po yung pagkakakat. Ano po, kung halimbawa 60 by 60 po yung tiles na binili natin or yung ipapa-install natin, so buo po talaga siya, eksakto po siya na 60 millimeter ano, kwadrado. So kapag non-rectified ceramic tiles naman po, ito naman po yung masasabi natin na hindi po pare-parehas. Meron po dyan below 60 millimeter, meron naman po siyang sobra sa 60 millimeter. So yung diferensya po niyan kadalasan millimeter lang, 2 to 3 millimeter yan po yung
diferensya ng mga ganitong uri o yung non-rectified ceramic tiles. Kaya kumbaga po, pagdating sa ating mga ceramic tiles na rectified, dito po yung nilalagay kong spacing is 3 mm. Pagdating naman po sa mga non-rectified ceramic tiles, ito nga po yung may mga maliliit or malalaki, kumbaga hindi po para-parehas yung sukat ng ating mga tiles, kumbaga yun nga, hindi eksakto yung pagkakaputol, ano. So dito po, minsan nilalagay natin is 4 to 5 mm naman siya, ano po. So dahil yung ganun pong kalaking spacing ng ating mga ceramic tiles para sa mga non-rectified ceramic tiles is kumbaga doon po natin makukuhang balanse yung eskwala ng ating mga tiles. Dahil kapag po hindi natin siya nilagayan ng okay, kumbaga maliliit yung nilagay nating spacing o dikit-dikit at nagkataon naman po na hindi po para-parehas yung mga suwat ng ating mga tiles, doon po masisira yung eskwala ng ating mga tiles, ano, kumbaga hindi na magtatapat-tapat yung mga V-cut o yung mga lugtungan ng ating mga tiles. So ang kalalabasan po niyan is parang pangit po yung pagkaka-install, ano. So sabihin na po natin tama yung pagkaka-install, pero doon naman masisira sa eskwala, pangit na siyang tingnan. So yun po yung kinukonsider natin. Yun, so bali yun na lang po muna yung para sa video natin ito. At maraming salamat po sa panonood. At sana po nakapagbigay tayo ng idea o kaalaman tungkol dito sa paglalagay po natin ng spacing ng ating mga tiles. At naipaliwanag din po natin yung advantage at disadvantage ng paglalagay ng spacing sa ating mga tiles. So sa mga hindi po pala nakasubscribe, pakiclick na lang po ng subscribe button at piliin nyo na lang din po yung all sa notification para palagi po kayong updated sa mga ina-upload nating video tulad nito.